Igreja de Deus Internacional apresenta O Caminho Antigo, apresentado pelos pregadores mais sensatos da nossa época, irmão Daniel Hassan. Boa noite a todos, irmãos. Magandang gabi, mga kapatid. Ang kapayapaan ng Diyos ay manatili sa ating lahat sa gabing ito ng Friday. Dapat tayo po'y magsasagawa ng Bible exposition na kung saan tatanggap tayo ng mga katanungan mula sa ating mga audience. Ayon sa napagkasunduan ay magkakaroon ng isang debate between kay kapatid na Eli Soriano sa representante ng Membros Iglesia de Dios Internacional labang kay kapatid na Juan Pedro Torales ng Seventh-day Adventist. Ito ay bunga ng ating ginawang Bible exposition na nagtanong kay kapatid na Eli Soriano na gumawa ng isang paghamon. At ngayong gabi, masasaksihan natin ngayong gabi ang isang debate, hindi upang mag-away o magkaroon ng gera mula sa mga miyembro sa Iglesia ng Diyos at ang mga sabadista o isang pakikipaglaban sa laman, hindi ganon. Hindi upang magliwanag ng mga punto sa kapakinabangan ng naghahanap ng katotohanan. Ang tema ng ating debate ngayong gabing ito ay babasahin ko sa screen. Ang tema ay pinirmahan noong 15 ng Disyembre sa taong ito. Ako si Evangelista Juan Pedro Torales, Evangelista ng Iglesia Adventista del Septimo Dia, ay pagtatanggol ko sa pamamagitan ng Biblia na ang Sabado ay utos ng Panginoon, pinagpala at binanal, at imposible na ito ay alisin. Ang nasa affirmative side ay si Evangelista Juan Pedro Torales. Ang negative side naman si kapatid na Eli Soriano. Ang kondisyon ng debate ay ito. Bawat isa magkakaroon ng 15 minuto ng tindig ng 15 minuto, 2 beses. At sa bawat pagtindig magkakaroon ng interrogation sa loob ng 10 minuto. Sa lahat ay magiging 2 tanungan. Number 3, ito ay itatransmit ng live at ang bawat mayroong karapatan na mag-record na pwedeng ipalabas sa hinaharap at dapat buo at walang putol. Kung gaano karami at kailan nila ipapadala sa internet o papalabas sa internet or sa TV, pwedeng ilagay sa YouTube, sa Facebook, at pwedeng ilagay sa DVD na pwedeng ipamigay ng libre. Ang mga ngaral na hindi dadalo sa debate ay may makukonsidered na talo at isang taong masama. At maliban na kung ang dipagsipot ay makatwiran, ang araw ng debate, 18 ng Disyembre, taong ito, alas 8 ng gabi. Lugar ng debate sa channel ng TV Verdaggi, sa Facebook, at saka sa YouTube. Pinirmahan noong 15 ng Disyembre sa taong ito ang affirmative side sa kapatid na Eli Soriano o Juan Pedro Torales, sa kabilang side naman ay si kapatid na Eli Soriano na pinirmahan ng kapatid na Rodel Mangiliman. Ito ang tema ng debate. Bago tayo magsimula, vamos a pedir a afirmação do irmão João. Hingi natin yung affirmation ng kapatid na Juwang tungkol sa tema at sa kondisyon ng debate. Nag-a-affirm ka, kapatid na Juwang? Irmão João? Kapatid na Juwang? Somente uma formalidade, irmão João. Para magkaroon lang tayo ng formality, kapatid na Juwang, gusto ko sanang madinig ang affirmation mo, kapatid na Juwang. Irmão João, cadê o... Não podemos mostrar?
Para huwag tayo magsayang ng oras, mga kapatid, magkakaroon tayo ng isang moderator na magpa-function bilang moderator sa debate ay si kapatid na Mayo Paulini. Siya ay walang reliyon, siya ay neutral sa debating ito. Kapatid na Kayo, sana may pakita natin. Yan, si kapatid na Kayo, magandang gabi kapatid na Kayo. Siya ang ating moderator. Kapatid na Juwao, kapatid na Juan o Juwao, aming i-affirm, marinig ang affirmation mo doon sa tema ng debate. Ina-affirm mo ba, kapatid na Juwao? Irmão Juwao, deve monitorar no Zoom, irmão, para não ter atraso. Dapat mag-monitor ka sa Zoom para walang delayed. Kapatid na Juwao. Monitor kay irmão Juwao, bakit late? Irmão Juwao? Irmão, você afirma o que eu tenho lido? Tô sem o áudio, sem o retorno do teu áudio. Não está me ouvindo? Estou sem o retorno do áudio, não estou ouvindo. Sem o retorno do áudio. Ok. Sim, irmão John, vamos. Hindi niya naririnig daw ako, mga kasama. Tapos yung monitor niya kanina, late siya. Mukhang hindi sa Zoom nakapasok si irmão John. Eh. Mahirapan tayo sa debate kung ganitong setup. Irmão John, está me ouvindo? Agora? Agora sim, irmão Rodel, agora sim. Tranquilo. Naririnig na kita, kapatid na Rodel. Isang formality lang, kapatid na Juan. Ina-affirm mo ba yung tema at mga condition ng debate? Sim, meu querido, afirmo. Afirmo sim, com certeza. Opo, ina-affirm ko. Eu creio que o sábado é o mandamento de Deus, né? E como você já leu, sim, o mandamento sim, só isso, de... irmão. Só isso. Okay. Okay, obrigado, irmão João. Salamat, kapatid na Juan. Yun lang ang gusto ko marinig. Ilagay natin yung oras sa screen upang masunod ang ang rules ng debate. Pagkatapos na makapagsalita si kapatid na Juan, ay si kapatid ni Edson naman ay itatranslate kay kapatid ni Eli. Da parte do irmão Edson, concernente a nossa situação que nós não somos brasileiros e dahil sa ating sitwasyon na hindi naman tayo mga Brasilero, humingi kami sa iyo ng tulong na sana makapagsalita ka ng maliwanag at mabagal. Meron na tayong moderator at binasa na natin yung tema at ang mga condition ng debate. Pwede na tayo magsimula. Kasi ang kapatid na Juwao ay nasa lugar ng affirmative side. Madidinig natin muna ang posisyon ng kapatid na Juan tungkol sa tema ng debate. Ilagay natin sa screen yung tema ng debate. Meron kang 15 minuto upang tindigan ang iyong tema, kapatid na Juan. Okay. Mga minamahal na kapatid, magandang gabi sa inyong lahat, pagpalain kayong lahat. Ako si kapatid na Torales, ako ay mula sa Sabadista, at ititindigan ko na yung Sabado ay kautusan ng Panginoon. Sana ay ihanda ninyong inyong mga ballpen, at sana sundan niyo ako sa aking channel, sa Juwao Pedro Torales. Sisimulan ko sa Eclesiastes Kapitulo 12:14. Upang ang mga tao'y matakot sa Diyos. Ang Diyos, lahat ng kanyang ginawa ay mananatili hanggang sa walang hanggan. Hanggang sa walang hanggan,
sino ang gumawa ng Sabado? Sino ang gumawa ng kautusan ng Sabado? Di ba ang Diyos? Ang Diyos di ba o hindi ang Diyos? Obviously, ang Diyos ang gumawa. Lagay natin yung Genesis 2 at talatang 3. Nang matapos niya ang kanyang gawa, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Sinong gumawa ng Sabado? Di ba ang Diyos? Yung Diyos na inyong mga minamahal. Ang Diyos na pinili inyong sundin. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang tanong ko, yung bang Sabado o yung Sabat, yung kanyang ginagawa ay mananatili magpakailanman? Yung bang Sabado ay inalis o yung Sabat? O pinalitan? Ngayon, para saan ginawa itong Sabat o yung Sabado? Siya ay nagpahinga ng ikapitong araw sa kanyang mga gawa. Meron siyang purpose dahil doon. Kaya ang Diyos pinagpala niya at binanal niya ang araw na ito doon sa Marcos 2 at talatang 27. Ang sabi di, Sabado. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao dahil sa Sabat. Hindi naman dahil sa mga Hudyo lang o sa mga Hintil o sa mga estranjero lang, sa strangers. Ang Sabado ay ginawa ay dahil sa mga tao. Ang term na tao, ibig sabihin nun ay ang humanity. Ang Sabado ay ginawa dahil sa mga tao, sa humanity. Kailan ginawa itong Sabat na ito? Ito, ginawa ito noong ng creation. Nung ikapitong araw, nagpahinga siya at pinagpala yung ikapitong araw. Ang mga tao, pwede nilang itanong. Halimbawa, may mga tanong sila. Di ba ang tao mas dakila kaysa sa Sabado? Mas superior anya yung Sabado kaysa sa ang tao kaysa sa Sabado. Kaya ang tao anya ay pwedeng alisin ang Sabado. Yun bang ibig sabihin ng Biblia? Papakita ko na hindi ganon ang iglesia na ang iglesia ginawa para sa mga tao. Ang tao hindi ginawa para sa iglesia. Ang tao ba ay pwedeng alisin ng iglesia? Yung krus anya ng Kalbaryo dahil sa mga tao, pag tinanggal mo yung krus, hindi pwede natin gawin yun. Bakit gusto natin tanggalin ang Sabado? Ayaw nating tanggalin yung krus? Ayaw nating alisin yung plano ng pagliligtas? Wala namang gustong magtanggal ng iglesia, pero gusto niyong tanggalin yung Sabat o yung... Pero tuloy natin. Yung Sabado ay ginawa dahil sa mga tao. Doon sa Isaiah 51:6. Yung anyang mga tao na gusto maging bahagi ng kanyang bayan na ay tatahang kasama ko at ang aking bayan ay tatahan sa aking bayan. Ang estranjero na gustong maging bahagi ng bayan ng Diyos ay dapat ay mangili ng araw ng Sabat. Ito ba'y para sa mga Hudyo lang o sa mga estranjero lang? Hindi tayo dapat mangilin. Yung bayan na naalipin sa Ehipto ay yung mga strangers, hindi na kailangan pang itong mangilin. Yung mga strangers na gustong mangilin ng Sabat o maging bahagi ng bayan ng Diyos, dapat itong maging mangilin ng araw ng Sabat. Lahat tayo, hindi naman tayo bahagi ng Israel na literally. Para tayo maging lingkod ng Diyos, dapat tayong mangili ng araw ng Sabat. Kaya dun sa Lucas 23:43,
Ang Sabado o Sabat ay isang kautusan. Ito'y ayon sa kautusan. Ang tanong ko sa inyo, yung bang Sabat ay kautusan ng Diyos? Kautusan ba ng Diyos o hindi? Doon sa Gawa 13:43, yung bayan ng Israel o bayan ng mga Hintil ay sa araw ng Sabado ay 13:46. Matthew 24:20. Ang sabi ay huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o ng Sabat man. Itong pangyayaring ito, nangyari ito sa panahon ng Jerusalem noong 70 AD. 39 years after ng pagpanik ng Panginoong Hesukristo sa langit. Ano ang inihula ng Kristo rito? Pagkatapos ng kanyang pagpanik sa langit, yung kanyang bayang Israelita ng mga Hudyo, mga Kristiyano, ay mangingilim pa rin ng Sabat. Kaya sa Isaiah 66, at mangyari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kung ang Sabat ay wala ng halaga, ano ang gusto niyang sabihin dito? Bakit niya sinasabi ito? Na bagong langit, bagong lupa, yung Sabat ay aalalahanin. Di ba? Nakaka-interest ito. Doon sa Isaiah, sa 56:2, ito ang aking payo para sa akin at para sa inyo sa nasa iglesia ng Diyos, para sa mga Adventista, para sa mga Kristiyano. Ang sabi ng Diyos, mapalad ang taong gumagawa nito. At ang anak, mapalad ang tao, yung alipin na hindi mangingili ng Sabat. Mapalad ang taong tao, yung mga tao mapapalad na lalapas tangan sa Sabat. Dapat sumunod sa kautusang ito na ang Diyos mismo ay pinagpala ito at pinagpala ito ng Diyos. Gusto niyong mapalugod ang Diyos? Gusto niyong maging pagpalain ng Panginoon? Huwag niyong lapastanganin ang Sabat. Sumunod tayo sa utos na ito ng Panginoon. Ngayon, sa unang Juan, sa 3 at talatang 8, ang sabi ganito, hindi siya naparito, naparito siya para sirain o wasakin ang gawa ng Diablo. Maraming mga tao ang sinasabi. Maraming nagsasabi na naparito si Kristo para wasakin ang kautusan ng Diyos, alisin ang salita ng Diyos. Ganun ba? Yung bang Diablo ang nagbigay ng 10 utos? Si Satanas kaya ang nagbigay ng batas ng Diyos? Kasi halimbawa kayo, sinasabi ninyo na si Jesus ay sinira niya ang kautusan. Ang sabi ng unang Juan 3:8, naparito si Kristo para wasakin ang gawa ng Diablo. Ang wawasakin niya yung gawa ng Diablo at hindi yung kautusan ng Diyos. Doon sa Mateo 5:17, ang sabi, hindi ba ganin, hindi ako naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ang salitang ganapin, nagpapakita ito ng
função da lei. Assim, ang salitang ginamit ay prenol. Ipinapakita dito, gawin ang iyong kautusan. Halimbawa, yung pangangalo niya, hindi ka dapat sumiping sa ibang babae. Halimbawa, tumitingin ka ng malinis. Hindi malinis. Ikaw ay nagkakasala ng pangangalo niya. Imbis na si Kristo ay sirain ang kautusan o yung Sabat, si Jesus ay pinalawak niya yung kautusan. Bakit natin dapat sundin ang kautusan? Bakit niya in-appoint yung Sabado? Kasi yung mga Pariseo at Escribos, kasi gumawa sila ng maraming mga batas. Tungkol sa Sabat, pati yung pagdura sa sahig ay bawal. Nilagyan nila ng iba't ibang batas. Hindi naman sinabi ng Diyos na bawal kumitil ng butil. Ang Diyos ba? Si Jesus ba? Ay nilabag niyang araw ng Sabat? Hindi niya pwedeng sarain ang kautusan. Kaya doon sa 15:19 ng Juan, manatili kayo sa aking pag-ibig, sa aking kautusan, doon sa kautusan ng aking Ama. Gaya ko naman nag-iisang manununod sa Diyos, gaya naman ang pagsunod ko, gaya ko naman nag-iisang tapat, mga minamahal, yung Sabat. Siya ay banal, siya ay pinagpala ng Ama na nasa langit na hindi niyo minamahal. Kung mahal naman ninyo ang Diyos, dapat hindi ninyo yurakan ang kautusan ng Diyos. Kasi yung nagsasabi, huwag kang papatay. Yung nagsabi, huwag kang papatay. Siya rin naman yung nagsabi na huwag kang mangangalo niya. Yung nagsasabi na ginagalang niya ang kanyang ama't ina, siya rin naman nagsabi na alalahanin yung araw ng Sabat. Kung ginagalang ninyo ang inyong ama at ina, at niyurakan nyo naman ang Sabat, ay kapag halimbawa naman, ginagalang nyo naman ang inyong ama't ina, tapos hindi naman ninyo hindi naman kayo sumusunod sa Sabat, ay hindi rin kayo sumusunod sa kautusan. Dapat igalang ninyo ang ama at ina, mga minamahal. Ito ang aking tindig. Sana tandaan ninyo yung mga talata. Kahit kayo pa naman, kahit kayo ay iglesia ng Diyos, kahit kayo sabadista, naglilingkod kayo kay Jesus. Ang unang iglesia ay ang salita ng Diyos. Maging tapat kayo sa salita ng Diyos at sumunod kayo sa kautusan ng Diyos. Hindi upang kapag ako'y mahal ninyo, ay susundin nyo ang aking kautusan. Mahal niya si Jesus, sumunod kayo sa utos. Ang kanyang kautusan, Brother Del, simula na tayo sa tanong. Opo, kapatid na Eli. Kapatid na Jumaw, ang Diyos, pwede ba niyang alisin ang kanyang ginawa? Bawat pagkakataon na nagtanong ako, pwede kang sumagot. Pwede niya bang alisin ang Sabat? Ang iyong kanyang ginawa? Kapatid, depende.
Kailangan ko, kailangan ko ng sagot na maliwanag at tama. Ang Diyos ba pwede niyang i-abolish yung kanyang ginawa? Oo o hindi? Ayon sa sinait mo yung 3:14 ng Eclesiastes at sinabi mo, nagbigay ka ng conclusion na hindi dapat tanggalin yung kanyang ginawa, yung inabolish yung kanyang ginawa. Ang tanong ko, ikaw, payag ka ba na ang Diyos pwede niyang i-abolish yung kanyang ginawa? Ayon sa kanyang karakter, ayon sa kanyang utos, hindi niya aalisin yun, hindi niya i-abolish yun. Kasi i-abolish niya yung kanyang propyo, yung kanyang sariling karakter. No, iksyan mo yung sagot mo para hindi tayo magkulang ng oras. Ang Diyos, hindi niya pwede niyang i-abolish? Kapatid na Juan? Kapatid na Juwang? Yun yung sinasabi mo. Hindi niya pwedeng i-abolish. Kung ito may tatouch yung kanyang... Hindi ko tinatanong yung karakter ng Diyos. Kasi, hindi mo naman yung sinabi. Nung sinabi mo yung Ecclesiastes 3:14 ng Ecclesiastes, ang sabi mo, ang Diyos hindi niya i-abolish yung kanyang ginawa. Ang tanong ko sa iyo, ang Diyos ba hindi niya pwedeng i-abolish? Kinukonfirm ko lang yung sinasabi mo. Você explicou. No pode abolir, irmão João. Hindi pwede niyang i-abolish. Hindi natin pinag-uusapan yung tungkol sa karakter ng Diyos. Hindi natin yun ang pinag-uusapan. Ibang tema yan eh. Ang tinatanong ko, napakaliwanag ng tanong ko sa iyo, ang Diyos ba, pwede niya bang i-abolish yung kanyang ginawa? Yung kanyang ginawa? Yung kanyang nilikha, pwede niya bang i-abolish yun? Okay, o que ele está falando é apenas uma pegadinha, mas o que tange ao seu caráter, eu estou acusando... pain lang yung kanyang yung tinatanong. Vamos parar. O, tigil natin yan. Maliwanag yung sinasabi ko. Hindi ko tinatanong yung tungkol sa karakter niya. Sino ka para sabihin yung karakter ng Diyos? Ang Diyos nagsasabi ng karakter ng Diyos. Pero hindi yun ang tinatanong ko sa'yo. Hindi yun ang tinatanong ko sa'yo. Wag mong sayangin yung oras ko dahil sa sagot mo na hindi naman yun ang itinatanong ko. Tatanong uli ako ng iba. Kapatid, sa tema na iyong pinirmahan mo, ipagtatanggol ko sa pamamagitan ng Biblia na yung Sabado ay utos ng Panginoong pinagpala at binanal at imposible na ito'y i-abolish ng Diyos. Ito yung tema, ang tanong ko. Babasahin ko sa isang talata ng Biblia na ang sabi sa 9 days ng Ebreo, basahin natin kapatid na Rodel. Palibasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ito ba, payag ka na mayroong panahon ng pagbabago? Kapatid na Eli, yung panahon ng pagbabago ay nire-referred doon sa mga Ebreo. Kapatid, dapat kang maging tapat. Hindi ko naman tinatanong yung ibang mga bagay.
pumayag ka na mayroong panahon ng pagbabago, hindi ka dapat magpaliwanag. Kasi yung time mo ay ginamit mo na. Ikaw ba naniniwala na ayon sa Biblia na mayroong panahon ng pagbabago? Meron o wala? Meron bang panahon ng pagbabago? Meron o wala? Lahat ay nakaprogram sa pan... Please, please. Huwag mong ubusin yung oras ko. Ang tanong ko, meron bang panahon ng pagbabago? Meron o wala? Anong klaseng pagbabago? Ang sagot mo ay umiiwas ka sa katotohanan. Edson, por favor. Kapatid na Edson. Sim, a resposta que você está dando é para fugir, na verdade. Ikaw ay tumatakas ka sa katotohanan, lumilipat ka sa ibang point. Meron ba o wala? Meron ba o wala? Depende anya sa depende sa pagbabago. Kung ayaw mong sumagot ng maliwanag, magtatanong ako ng ibang tanong. Kapatid, ilang sabat ang nasa Biblia? Ilan? Você vai deixar eu responder? Vou responder. Quantos sábados? Sábados na Bíblia. Quantos sábados está na Bíblia? Ilang sábado meron sa Biblia? Sábado da criação, que é o sétimo dia. May sábado, yung ikapitong araw sa paglalang. Sábados cerimoniais. Meron namang sábado, yung sabat na ceremonial? Os sábados cerimoniais. Yung sábado na ceremonial sabat, Diyos ba ang gumawa nun o yung tao? Sino gumawa nun? Yung ceremonial sabat, sino gumawa nun? Tao o mga o Diyos? Sábados cerimoniais. Ask him, who made the ceremonial sabbath that he is talking about? Esse sábado cerimoniais que você citou. Quem foi que fez? Ceremonial sabat. Sino gumawa niyan? Diyos o ang tao? Claro, di yung... Diyos ang gumawa nun. Yung ceremonial sabat ay Diyos din ang gumawa. Ngayon, nag-e-exist ba yun? Tinanggal na ba yun? Hindi yun. Hindi naman yung ceremonial o hindi. Ang tinatanong ko, yung sabat, yun yung tema. Kung naiintindihan mo yung tema na yung pinirmahan mo, babasahin ko ulit yung temang pinirmahan mo. Ipagtatanggol ko ayon sa Biblia na yung Sabado ay utos ng Panginoon, pinagpala, binanal at hindi imposibleng alisin. Napakaraming Sabado sa Biblia. Lahat ba ng sabat, hindi ba yan inalis? Isang tanong na gusto ko ng isang sagot na tapat. Eu só vou fazer a pergunta e vou me calar, então o senhor tem que se calar e deixar eu responder. Irmão Edson, por favor, you stop the I want irmão Edson, stop the clock. Irmão Edson, by me passar. What is that, Irmão Edson? Kapatid na Edson, sinabi niya. When he's going to ask you questions, he will ask it and stay quiet, waiting for your answer. You should not be speaking after you already, you have to let him answer the question. Ah, no. Hindi ganon. Hindi mo dapat, hindi mo ako dapat turuan kung anong gagawin ko. Hindi mo ako dapat turuan kung anong gagawin ko. Ikaw ay under cross. Ako gumagawa ako, yung ginagawa ko, yung nasa kondisyon ng debate. Nasa panahon ka ngayon ng panahon ng pagtatanong.
Kaya pwede kitang tanungin ng mga katanungan ng mga bagay na iyong sinabi. Posso fazer perguntas a você a respeito das coisas que você disse. Eu não vou fazer perguntas sobre coisas que você não falou. Hindi naman ako magtatanong ng mga bagay na hindi mo naman sinabi. Naintindihan mo ba 'yon? Ele não deixa eu responder. Ele tem que se calar e deixar eu responder porque quando eu for fazer dapat nahihiyaan niya akong sumagot. Deixar ele falar. What is that, brother Edson? That you have to ask him the question and let him answer and stay quiet for him to answer the question. I ask you repeatedly the question. You are not answering. You are evading the answer. People can watch and people can observe that you are evading the answer. Mas o que estava acontecendo é que eu fiz você várias vezes a pergunta e você estava... Sa maraming pagkakataon. Pero tumatakas ka. Umiiwas ka sa tanong. At pumupunta ka sa ibang mga bagay. Yung mga tao ngayon, makikita ng mga nanonood. Nagsasalita ka ng ibang mga bagay dun sa tinatanong ko. Hayaan natin yung moderator ang humatol. Kapatid Dardel, tulungan mo ako, kapatid Dardel. Ang nangyayari ngayon, nang nagtatanong si kapatid na Juwang, hindi naman siya nagsumasagot sa directly. Pumupunta siya sa ibang mga kasagutan. Kaya inuulit ni kapatid na Eli ang kanyang tanong. Yun ang nangyayari ngayon, kapatid na moderator. Sana tulungan mo ako sa puntong ito, kapatid, para magkaroon ng kaayusan itong debating ito. Kasi yung tanong, dapat masagot yun at hindi ka dapat tumakas sa ibang mga punto. Pasensya na dahil nag-bat-in ako. Oras ito ng kapatid na Eli. Do irmão João. Irmão moderador, o moderador é o seguinte, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Nadidinig mo ba ako, kapatid na moderator? Tá me ouvindo bem? Sim. Toda pergunta, querido moderador, lahat ng tanong. Sim, não, tá. A pergunta você tem lahat ng tanong, hindi ko pwede sagutin ng yes or no. Não é sim, não. Não é o jeito que ele quer que eu responda que eu vou responder. Explica isso pra ele. Isso já tá claro. É que você... Maliwanag naman yung sinasabi ni kapatid na Eli. Mudar o tema. Ikaw kasi hindi ka sumasagot dun mismo sa tema. Eu respondo conforme ele me pergunta, eu respondo. Só que ele tem que parar. Sumasagot naman ako sa tanong niya. Ay, tinuturuan niya kung ano yung sasagot ko. Ay, sasagot ako sa paraan ko. Hindi dun sa paraan na gusto niya akong sumagot. Essa explicação dele. Você tem que agir, moderador. Colocar o teu tempo e soltar o tempo dele. Sem enrolação. Senão ele tá me enrolando aí. Mas o tempo ainda não acabou. Ah, desculpa. Oi? Tá muito baixo aqui a voz. Tá muito baixo. Mais alto. Agora você me escuta? Sim, tô te escutando. Bem baixinho. Nadidinig kita. Consegue aumentar? Por favor, no lado técnico, por favor, arrume o monitor do irmão João para não usar isso como desculpa no debate. Que ayusin niyo yung audio ni João kasi baka gamitin niya pang ano yan, scapegoat. Tá bem baixinho, mas tudo bem, pode continuar. O irmão Eli ainda tem a... Kapatid Nardel, kapatid Nardel, tuloy natin. Estamos perdendo... Kasi nasasayang yung oras natin. Tempo é muito, muito, muito importante agora. Ang oras ay napakahalaga. Pergunta, irmão, ang João, huling tanong ko, kapatid na Juan, payag ka ba sa Biblia na maraming mga Sabat? Payag ka? Claro, tem outros sábados. Opo, maliwanag. Oh, marami. Respondi. Gracias. Obrigado, obrigado. Irmão Deus. Kapatid Dardel. Acabou o tempo, irmão moderador. Está yung oras? Irmão Rudeu, pede para aumentar o meu volume aqui. Ó. Consegue aumentar o meu volume? Vocês estão ouvindo?
Sim, irmão, estamos ouvindo. Dinig po namin, kapatid. Labing limang minuto para kay kapatid na Eli. Kapatid na Rodel. I will ask just 2 minutes to say something before I start. Dalawang minuto bago ako mag-umpisa. Kapag payag ang moderator, dalawang minuto bago ako mag-start. Dalawang minuto lang, Mr. Moderator. Ah, sige po, pinapayagan ko po kayo. Kapatid na Edson. Dalawang minuto lang. Payag ba yung moderator na magsalita ako? Payag daw po siya. Irmaos, mga kapatid, dito sa side ko, yung audio ay maliwanag. Kahit na ako ay matanda na, ako, nadidinig ko lahat ng mga bagay na sinasabi ni kapatid na Juan. Kapatid na Juwaw. Nadidinig ko lahat ng mga bagay na sinasabi ni kapatid na Juwaw. Kasi sinasabi niya na yung audio ay mahina. It is not low. Hindi mahina. Maliwanag sa akin. Sa iyo, Brother Rodel. How about you, Brother Rodel? Si, kapatid na Rodel. Claro, maliwanag naman dito, kapatid na Eli. Pinapaandar niyo yung oras. Hindi pa nga ako nag-uumpisa eh. Pinapaandar niyo yung oras. Ano ba kayo? Hindi ba kayo nakakaintindi dyan? Humingi nga ako ng oras sa moderator eh. I just want to make it clear, Irma Wenson. All of us can hear one another so that this will not be an excuse on anybody. Eh? So, quiero esclarecer que... Gusto ko lang liwanagin na lahat tayo nadidinig natin ng maayos si kapatid na Juwang, yung moderator, para hindi ito maging excuse. Querido, agora coloquei o foninho. Moderador, faz o irmão ele começar os 15 minutos dele, porque senão vai ter 3 horas esse debate. Você tem que se impor, você tá com medo de se impor? Se impõe e começa. Irmão João, ele pediu 2 minutos. Humingi siya ng 2 minuto. Agora, vamos começar. Ngayon, mag-start na tayo. Ito ngayon yung aking stand, simula na tayo. Irmãos, mga kapatid, hindi totoo na pag gumawa ang Diyos ng isang bagay o lumikha siya ng isang bagay, hindi niya pwedeng baguhin pa. Ang Diyos na gumawa, pwede niyang baguhin. Sa 9 days ng Ebreo, palibasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Sa Biblia, mayroong panahon ng pagbabago. Alin ang mga bagay na kailangan ng pagbabago? Basahin natin sa 7:12 ng Ebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Sino gumawa ng batas? Di ba ang Diyos? Hindi niya ba pwedeng palitan yung kanyang kautusan? Pwede po, kapatid na Eli. Yung lumika, pwede niyang alisin, pwede niyang i-abolish o alisin para patunayan yan sa Ebreo sa 8 at talatang 7. Babasahin ko. Sapagkat kung ang unang tipang iyaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat
sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na walang ibang nagsasalita, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan Israel at sa sangbahayan ni Juda. Sa 9, hindi ayon sa tipang ipinagkipagtipan sa kanilang mga magulang, ang Diyos binabago niya yung kanyang mismong ginawa. Di ba maliwanag? Maliwanag ba yun, mga kapatid na Brasilero? Huwag kayong maging biktima sa kaisipan ng mga tao na nagbibigay ng sariling interpretation sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kasi meron tayong Biblia. Isang dokumento na hindi pwedeng palitan. Ang Diyos nagsasabi, nagsasalita sa talata, nagagawa siya ng isang bagong pakikipagtipan. Hindi ayon sa ipinapagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Kaya ang Panginoong makapangyarihan sa lahat na gumawa ng unang tipan ay babaguhin niya yung unang tipan na kanyang ginawa. Aalisin niya yung dati, yung una, para palitan. Nung pangalawa, basahin natin sa Hebreo. Jis at talatang 9, babasahin ko. Saka sinasabi niya, narito, ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Di ba maliwanag, mga kapatid? Hindi yung kaisipan ni Juan, ni Jumao, Juang Evangelista ng Sabadista. Kasi gumagamit siya ng isang talata na hindi niya naman naiintindihan. Babasahin ko ngayon yung talata. 3:14 ng Ecclesiastes. Kapatid Nardel, pakibasa. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman, walang bagay na may dadagdag o anumang bagay na maalis. At ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Amen. O yung talata maliwanag eh. Sabi niya, sabi ni Solomon, nalalaman ko ang haring, ang pinakamatalinong taong nabuhay sa lupa. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos magiging magpakailan paman. Kapatid na Juwang, ginamit itong talatang ito para gamitin niyang ebidensya yung kanyang Sabbath. Hindi, mali ang kanyang interpretation. Maling interpretasyon, masamang interpretasyon. Babasahin ko uli. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman. Anong ibig sabihin ito? Walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maalis. At pero ayon sa Biblia, may mga bagay na ginawa ng Diyos, aalisin niya. Yun, doon siya tumatakas, doon sa kanyang kaisipan. Gumawa ang Diyos ng maraming mga Sabat, marami. Sa Ezekiel 20:20, basahin natin, kapatid Darudel. At inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Napakaraming Sabat nito. Hindi lang yung ikapitong araw. Kapatid na Rodel,
Alam mo yun, kapatid na Rodel? Hindi lamang yung ikapitong araw. Basahin natin. Sa Levitico, sa 23 at talatang 6. At nang ikalabing limang araw ng buwang iyan, ay kapistahan ng tinapay na walang libadura sa Panginoon. Pitong araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. Sa ikalabing limang araw ng buwan, hindi yun yung ikapitong araw. Sa ikalabing limang araw ng buwan. Sabat yun. Yung ikalabing araw ay araw ng Sabat yun. Ibig sabihin, yung Sabat na binabanggit sa Biblia, hindi lang yun yung ikapitong araw. Merong pang ibang mga Sabat. Kada ikalabing araw ng buwan, halimbawa, buwan ng Abib, yung ikalabing limang araw ay Sabat. Isa pang bersikulo. Sa Levitico, sa 25 at talatang 9, isa pang Sabat. Kung magkagayoy, mag-uutos ka na lumibot sa bayan ang pakakak na matunog sa ikasampung araw ng ikapitong buwan. Sa araw ng pagtubos, patutunugin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo. At ipangingilin nyo ang ikalimangpung taon at ihahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumatahan sa lupain. Iyay magiging kapistahan ng jubileo sa inyo at bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa ay babalik sa kanyang sangbahayan. At bibilang ka ng pitong sabat ng taon, makapitongpung taon at magiging sa iyo'y mga araw ng pitong sabat ng mga taon sa makatidbagay 49 na taon. Merong sabat, yung ikalimampung taon ay celebration ito, isang celebration ito. Yung ikalabing limang araw ng buwan, ito ay sabat. Yung ikasampung araw ng buwan ay sabat din. Nasa talata. Napakaraming mga sabat sa Biblia. Itong mga sabat na ito, ginawa ng Diyos ito, pero tanungin mo yung mga sabadista, ito ba sineselebrate nyo? Yung tinapay na walang libadura, yung sabat ng tinapay na walang libadura? Yung pitong sabat ng taon? Baka pitong taon? Sineselebrate nyo ba ito? Ang sabi ng Juwaw, ceremonial Sabat lang daw yun. Kaya ang tanong ko, yung bang ceremonial Sabat? Yung ba ginawa ba ng Diyos yun? Ayaw niya akong sagutin ng diretsyo. Ayaw niya akong sagutin ng lahat ng mga Sabat, ito'y ginawa ng Diyos. Yung unang tipan, ginawa yan ng Diyos. Pero inalis niya yun eh. Yung unang tipan, inalis niya nga yun eh. Ikalawang Korinto 3 at talatang 14, basahin natin. Kapatid na Rodel, datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nanatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Yung lumang tipan ay inalis sa pamamagitan ni Kristo. Inalis. Kapatid na moderator, ang salita, inalis, naalis. Yung matandang tipan
ang talukbong ding yaon ay nanatili na hindi itinataas, ito'y inaalis sa pamamagitan ni Kristo. Alin yung matandang tipan na inalis ni Kristo? Alin itong matandang tipan na ito? Basahin natin. Doon sa Exodo 31 at talatang 18. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang dalawang tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Binigay niya kay Moises yung dalawang tapyas ng patotoo, yung dalawang tapyas na bato na isinulatan ng daliri ng Diyos. Alin itong dalawang tapyas na bato? Basahin natin alin ito sa Deuteronomio 4:13. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa dalawang tapyas na bato. Di ba maliwanag? Yung 10 utos na isinulat sa dalawang tapyas na bato, ito yung tipan, ito yung unang tipan na ginawa niya sa mga Israelita. Pero later on, ang sabi ng Diyos, doon sa 31 ng Jeremias, basahin natin, 31:31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Di ba? Gagawa siya ng isang bagong pakikipagtipan, aalisin niya yung una, yung matandang tipan. Ano yung tipan na ginawa ng Diyos kay Moises? Alin yun? Basahin natin sa Deuteronomio sa 5 at talatang 1. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, "Dinggin mo, Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoon, ating Diyos, ay nakipagtipan sa atin sa Horeb." Ang ginawa ng Diyos na tipan sa Israel kay Moises ay sa bundok ng Horeb. Ito yung tipan na inalis ng Diyos, ito yung 10 utos o yung matandang tipan ayon sa Biblia. Para patunayan 'yan, ano ba yung tipan na ginawa na ibinigay niya kay Moises sa bundok ng Horeb sa Malakias 4:4, basahin natin. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sari para sa buong Israel, na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Tapos na ang oras. Ngayon, merong interrogation naman si Brother Juwang kay kapatid na Eli. Kapatid na Eli, ang tanong ko, kapatid na Eli Soriano, doon sa Jeremias, sa 31:31, sino ang nag-alis ng tipan ng Diyos? Sino ang nag-alis? Kung siya ang nag-alis ng tipan, dapat niya bang palitan ang kanyang utos? O dapat mabago ay yung tao at maka-adapt sa kautusan ng Diyos? Nang alisin niya ang kanyang batas noong, o ang tao ang dapat magbago
at tanggapin ang sinasabi ng Diyos. Kapatid na Edson, pwede mo bang i-translate? In my right. Song, he said in Jeremiah chapter 31, verse 32, he's asking about that verse, who abolished the pact or the alliance there, the covenant? Was it God or them? Because in the verse it says it's them. And so if God, if them abolished the covenant, so God has to change and adapt to men, or men that should change and adapt to the law of God? Vamos a leer para responder, para sumagot sa tanong niya. Basahin natin, magsimula tayo sa 31. Bigyan mo ako ng oras. Parar palando. Está lendo versículo para binabasa ko yung talata para sagutin ka. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago. Sinong gagawa ng bagong pakikipagtipan ng Panginoon? Sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan na ipinagkipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Sinong gagawa ng pakikipagtipan na bago? Di ang Panginoon. Kasi na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako ang dahil bakit inaalis niya yung una para gumawa ng ipangalawa, kasi ang mga Israelita ay hindi sumunod ng sakipan nila. Iyon yung gusto ng sabihin ng Diyos doon sa 31-32. Iyon ang sagot ko, kapatid na Juan. Tingnan mo, Brad Eric, kung gaano ka kamali. Tingnan mo. Yung iyong kakulangan sa Biblia. Dapat tanungin mo, hindi mo ako dapat insultuhin. Dapat magtanong ka. Magtanong ka. Hindi mo yung panahon para magpaliwanag. Magtanong ka. Sumagot ako, yun yung mode ng debate. Yun yung nakasulat sa tema. Magtanong ka, oras ng pagtatanong ngayon. Papakita ko pagkatapos yung mali mo. Ang sabi ng Diyos, doon sa awit 89:13, hindi siya nagbabago, pati yung lumalabas sa kanyang bibig. Yung sampung utos ba lumabas sa bibig ng Diyos o hindi? Oo, hindi. Isinulat sa dalawang tapyas na bato ayon sa Biblia. Basahin natin. Basahin natin sa Exodo, Deuteronomio 4:13. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatidbagayan 10 utos at kanyang isinulat sa dalawang tapyas na bato. Siya isinulat niya sa dalawang tapyas na bato. Ngayon, tinatanong mo ako doon sa awit. Basahin natin yung nasa awit. Basahin natin yung sinait mo sa 89:34. Kapatid na Rodel.
Ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Ni akin mang babaguhin ang mga bagay na lumabas sa aking mga labi. Di ba maliwanag ito, katotohanan ito? Hindi niya babaguhin o sisirain ang kanyang tipan o babaguhin ang lumabas sa kanyang bibig. Sa isang henerasyon, sa isang bayan, sa isang specific na bayan, ang Diyos gumawa siya ng unang tipan sa kanyang sa bayang Israel. Hindi niya naman niya babaguhin yun sa mga Israelita. Ngayon dumating na yung panahon na hindi na panahon ng mga Israelita. Hindi na panahon ng mga Israelita, pwede niya nang baguhin yun. Nasa Biblia, yung mga saserdote ay nang palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan din naman palitan ang kautusan. Yun ang sagot po, kapatid na Juan. Lumabas ba? Lumabas nga sa bibig ng Diyos. Hindi naman niya talaga babaguhin yung lumabas sa kanyang bibig. Para sa baya, sa generation na yon. Hindi para magpakailanman. Dapat maintindihan mo ang Biblia, kapatid. Ang sa Roma 3:31 diz anulamos a lei. Niwawalan kaya natin kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag na wang mangyari. Kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kapatid na Eli Soriano, paano ang mga Kristiyano paano niya ang isang Kristiyano na matutupad ang kautusan kung ito'y niyuyurakan niya? Paano siya makakasunod? Ang sabi kasi, niwawalang kabuluhan natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag kang magpaliwanag. Magtanong ka. Huwag kang magpaliwanag, Mr. Moderator. Huwag siya magpaliwanag. Magtanong ka. Dapat magtanong ka. At sasagot ako. Parang wala ka sa sarili mo. Como no estivesse, no está em si. Magtanong ka. Huwag kang magpaliwanag. Entendeu a pergunta ou quer que eu repita? Qual a pergunta, irmão? Ano tanong mo? Ano tanong mo? Okay, de novo. Romanos 3:31. Sa Roma 3:31. Niwawalang kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano mako-confirm ng isang tao ang kautusan ng Diyos? O yuyurakan niya o susundin niya? Ang sagot ko ganito. Yung unang mga Kristiyano, ang sabi niya, gaya ng Apostol ni San Pablo, niwawalang kaya natin kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag na wang mangyari. Aling kautusan ito? 6:2 ng Galacia, basahin natin, kapatid Arudel. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at gayon ninyong matutupad ang kautusan ni Kristo. Kautusan niyo ni Kristo, hindi kautusan ni Moises. Yung sinusunod ng mga unang Kristiyano, yung batas ni Moises ay batas ni Kristo at hindi batas ni Moises. Yun yung nasa Gawa 13:39. Yun yung sinusunod, basa. 15 minutos de discurso pessoal. Pode. Ok. Ok. Sa oras na ito, papakita ko yung mga mali ni Brother Eli. Pag sinabing magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa, mas não se resume a lei
Pero hindi yun ang kabuuan ng salita ng Diyos. Pwede kang magnakaw, pwede kang iba pang mga bagay. Hindi mo natutupad ng buong kautusan. Yung pag-ibig sa isa't isa, kaya pag sinabi mo, ay magdalaan kayo ng isa't isa. Pero, anong nangyari ng mga sa mga tao, maraming gustong alisin ang kautusan ng Diyos, yung pakikipagtipan ng Diyos, gumagamit ang mga talata, mga isolated verses, mga out of context, halimbawa, doon sa Jeremias 31, sa 31:31 ng Jeremias, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, sinira nilang aking tipan. Diyos ba ang sumira ng tipan o ang tao? Yung tao. Siya ang sumira ng tipan. Kaya gagawa siya ng bagong pakikipagtipan doon sa Israel. Kaya pag gagawa ba siya ng bagong pakikipagtipan, gagawa ba siya ng bagong mga batas? Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimireis as minhas leis. Sa kanilang mga kaisipan, ilalagay ko sa kanilang mga kaisipan, ilalagay niya sa kanilang mga puso uli ang kautusan. Hindi ganun. Halimbawa, itatapon mo sa basurahan. Gagawa siya ng iayos niya uli, kukunin niya yung kanyang batas, yung mismong batas na ibinigay niya dati sa bundok ng Sinai, tapos ibibigay niya uli sa bayan. Kaya ang sabi niya, ilalagay niya sa kanilang puso kasi ito sa bagong tipang ito, kasi gagawa ako ng sinira nilang aking tipan, okay. Pero bibigyan ko sila ng bagong opportunity. Kukunin ko yung batas doon at bibigyan ko sila ng bagong opportunity. Ano nangyari sa mga tao ngayon? Ngayon, mayroon ng parang ganito, yung kasal, yung tao, babae, lalaki, babae, at yung mga pangako sa isa't isa, yung matrimonial votes. Yung mga tao, halimbawa, ang isang tao ay nangalo niya. Sinira nila yung tipan ng kasal. Gusto ngayon ng tao, humingi siya ng patawad sa kanyang asawa at humingi uli ng tawad sa kanyang asawa. Ang tanong ko, sino ang dapat magbago? Yung tao? Yung lalaki, yung babae, o yung mga batas ng kasal? Siyempre, yung puso ng mga tao, kasi ang mga tao ang gumiba o sumira ng tipan. Merong Diyos, may batas ang Diyos, tapos may tao. Yung tao, sinira niya yung batas ng tao, ng Diyos, kaya binibigyan niya ngayon yung mga tao ng bagong opportunity. Kaya ang tao ngayon, gusto nilang, ang tao ngayon, gustong sirain ang batas ng Diyos. Imbis na ang tao ay magbago ng puso, imbis na sumunod sa batas ng tao, gusto nilang tanggalin yung ika-apat na utos. Kasi si Kristo ngayon gagawa ng batas para sa akin. Kaya gusto ko ng bagong batas ngayon. Ganun yun ang ibig nilang sabihin. Ngayon, sige. Doon sa Hebreos 7:12, basahin natin. Ang sabi ni Eli ay ganito. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan.
Ang tanong, qual lei que foi mudada aqui? Alin yung batas na pinalitan dito? Yung batas ba ng Diyos? O yung batas ng mga saserdote? Tingnan natin, basahin natin. Eche 23, basahin natin. At katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya sapagkat namamalagi magpakailanman. Ang pagkasaserdote niyang siyang di mapapalitan. Yung mga saserdote sa lupa, yung mga saserdote sa lupa, yung batas sa yung pagpatay ng mga hayop, itong mga batas na ito ay ito yung inalis. Ngayon, si Kristo ngayon, nagsimula siya ng kanyang pagkaserdote sa langit. Meron tayong isang abogado na sa tagapamagitan sa Ama. Mga minamahal, napaka-inus. Pag ginamit natin yung Ebreo 7:12, ginagamit natin ito para alisin natin yung kautusan ng Diyos. Pero ito, ito yung batas dun sa mga saserdote. Basahin natin sa 8:9. Basahin natin. Hindi ayon sa... Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa bayan Israel, hindi ayon sa tipang ipinagkatipang ko sa kanilang mga magulang. Kasi hindi sila nagpatuloy sa aking tipan. Sino ang yumurak sa kautusan ng Diyos? Sila, yung mga tao. Ngayon, ang sabi ng Diyos, gagawa siya ng bagong pakikipagtipan. Sa versikulo 10, isusulat ko ang kanyang kautusan, yung batas na ibinigay niya sa Eksodo, sa puso at sa isip ng tao. Yung mismong batas na ibinigay ng Diyos, di ba? Napaka-interesante nito na sa Hebreo 8:9, Jesus. Ang sabi ganito. Hebreus 10:9. Então acrescentou. 19. Para fazer ao Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ngayon, si Eli Soriano, sabi niya, nakikita niyo? A lei de Deus. Inalis yung batas ng Diyos at inilagay ang batas ni Kristo. Ginamit niya yung talata, itong talatang ito. Remove o primeiro. Qual é esse primeiro para remover? Alin itong una na inalis? Basahin natin, Gistres. Entretanto, nesses sacrifícios, ngunit sa mga haing yaon, ginagawa ang pag-aalala sa mga kasalanan taon-taon. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Yung pag-aalis ng mga sakripisyo ng mga hayop, ng mga dugo ng baka at mga kambing at mag-establish noong pagsasakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Ano yung sinasabi ni Eli Soriano? Inaalis yung batas ng Diyos at inilalagay, naglalagay ng ibang kautusan. Pero mga minamahal, ang sinasabi dito ay inaalis yung pagsasakripisyo ng mga hayop, ng mga baka at ng mga kambing. Iyon ang dapat alisin, hindi yung hindi yun yung batas ng Diyos. Kailangan nating maintindihan na ang batas ng Diyos ay banal, ay matuwid, ay mabuti. Ang Diyos ay banal.
ang kanyang batas ay banal. Ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang batas ay mabuti. Ang Diyos ay matuwid. Ang kanyang batas ay matuwid. Sa awit, 19:7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Anong gustong ipakita rito? Ang batas ng Diyos ay mayroong mga attribute ng Diyos. Nagre-refer sa kanyang karakter ng Diyos. Tapos na ako. Hindi na yun. Luana, traes água para mim. Bigyan mo ako ng tubig. Yun ang sabi. He said he concluded his part. He doesn't won't use the remaining minutes. What is that? No, he said he concluded and he will not be using the remaining minutes. He already finished what he wanted to say. Ah, vamos para um moderador, por favor. Irmão Eli, você tem... Kapatid na Eli, meron kang 10 minuto para magtanong. Obrigado, senhor moderador. Salamat, Mr. Moderator. Kapatid na João, ang tanong ay, ang sabi mo doon sa Jeremias 31 na yung ang nag-alis ay ang mga tao ang at hindi ang Diyos. Ang sabi, saan talata na ang mga tao ang nag-alis ng batas ng Diyos? Saan talata sa Jeremias? Procura aqui, Jeremias 31. 31, qual? Anong talata? Sa 31, saan? Ay, stop the clock. Kasi tanggalin niyo. Kapatid ng moderator, kapag pwede nating itigil yung oras, halimbawa naghahanap siya ng oras para responder. Podemos sa Irmao Edson. Kapatid na Edson, pwede mo bang tanungin yung pwede mo bang patayin yung oras o itigil ang oras? Certo, o João já achou, pode prosseguir. Jeremias 31, o final. Porquanto eles anularam. Doon sa at ang kanilang tipan ay sinira. Anong talata? Anong translation yung binabasa mo? Por favor, diga. Sabihin mo para masundan ka namin. Sabihin mo yung translation. Anong talata at anong translation? Ilagay natin sa screen. Mga kapatid. Irmãos, por favor. Lagay niyo sa screen. Yung sita, silagay nyo sa screen. Irmão João, kapatid na João, ipakita mo sa amin yung Biblia mo, kung saan mo binasa itong talatang ito. Elis anularam a minha aliança. 31 Pwede mo bang ipakita yung Biblia mo, yung talata mo? Sim. Po
Sigurado ka sa talata? Pwede mo bang ilagay sa camera? Gusto ko kasing mabasa. Usted puede leer este versículo que él está diciendo, hermano Edson, por favor. Que o que él dice, ellos anularon. Kasi ang sabi ay sinira nila ang aking tipan. Can you stop the clock? Pwede bang patayin niyo yung oras? Kapatid na Edson. Você consegue colocar tell mais him to uma... display it on camera and you will read irmão Edson, por favor. Eis, se você continuar nessa formado na aliança nessa... com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor. Pode deixar perto, irmão. Sem mexer. Em que não sei qual que é aquela palavra ali, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Depois vem o versículo 32. Não, então, é outro versículo que você falou 31, 31, mas não está no versículo 31. Wala naman sa 31, 31 yung sinasabi mo eh. Kaya tinatanong kita. Eles anularam a minha aliança. 32, então. 32. Irmão, sinira nilang aking tipan. Ang tanong ko, kapatid na Juwaw, de acordo com a sua Bíblia, ayon sa iyong Bíblia, eles anularam... Pode falar, irmão, ele agora. Segundo sua Bíblia, você começou? Ah, segundo a sua Bíblia... Ayon sa Bíblia mo, na sinira nilang aking tipan, 31-32. Ang tanong ko, pag ang tao sinira o hindi sumunod sa tipan ng Diyos na ginawa ng Diyos, yung ginawang tipan ng Diyos, gumawa ba ang Diyos ng bago o hindi? Deus usou as mesmas leis que ele já tinha. Ginamit ng Diyos yung kanyang dating ginawa. Gumawa ba ang Diyos ng bago o hindi? Yun ang tanong. Same na kautusan at bagong tipan. Ayon doon sa 31-32, pabasahin ko, kapatid. Hindi narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng bago, panibago. Yung bang bago, yun din ba yun? Yung bang bagong tipan, yun din ba yun? Mas um pacto novo, porque eles quebraram a aliança de Deus. E não Deus quebrou a sua aliança. Mismong batas, babasahin ko ulit, kapatid. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sangbahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan na ipinagkipagtipan ko sa kanilang mga magulang. Yun din ba yun? Yun din ba yung tipan? Yun din ba yun? Kapatid na Diwa, sagot ka, kapatid. Yung salitang hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang, ibig bang sabihin, yun din ba yung the same na tipan na ginawa ng Diyos? Yung bang bagong tipan na yun din ba yun? Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang, yun din ba yun? Same na batas, pero bagong tipan. Kasi sinira nila ang aking tipan. Escrever as minhas leis, quais são as leis de Deus, irmão Soriano?
Isso é a minha parte para... Oras ko to para tanungin ka, para ikaw naman na magtanong sa akin. Oras ko ito. Naintindihan mo ba yun, kapatid Nardel? Sabihin mo nga, oras ni Brad Eli para tanungin ka. Hindi ikaw ang magtatanong ay kapatid na Eli. Please. O, sundin natin yung regla ng debate. Na, pinag-usapan na natin yun eh. Sundin natin yung batas. Huwag nating sirain yung batas na ginawa nating parehas. Mr. Moderator, tinatanong ko ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, gagawa ko ng bagong pakikipagtipan. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang. Yun ba rin yun? Ang sabi ng Diyos, hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang. Yun din ba yun? Same ba na tipan yun? Parehas lang ba? Porque eles invalidaram meu pacto. Então Deus cria um novo pacto. Ang Diyos gumawa ng bagong tipan, kaya dun sa 33, ilalagay ko sa yung kautusan sa kanilang puso, yung kanyang batas, yung batas ng Diyos, pero yung bagong tipan sa sentido na bagong opportunity. Para sa'yo, ay, yun pa rin yun. Parehas na batas yun. Parehas na batas. Parehas na batas. Ang tanong ko. Tatanggapin kong sandali yun, kapatid. Kapatid na Joao, ang tanong ay, ang sunod na tanong ay, sa lumang tipan, merong bang batas tungkol sa bautismo? Sa lumang tipan, merong bang batas sa lumang tipan? Utos ba yung bautismo sa lumang tipan, kapatid? Kasi sinabi mo, eh yun din yun. Doon ba sa lumang tipan may bagong tipan? Ah, yung pagtutuli ay parang yun ang bautismo. Saan sa Biblia yun? Debe responder now, explicar, né? Dapat sa Biblia. Saan sa Biblia? Ceremonialismo o ceremonial? Yung ceremonial, saan yun? Irmão João, por favor. Hindi ba batas yung bautismo, kapatid na Jumong? Como eu disse, no ceremonialismo, na época do Velho Testamento, sa panahon ng lumang tipan, yung pagtutuli ay paraan ng bautismo, pero nung dumating saan sa Biblia na yung pagtutuli yun yung bautismo. Acabou o tempo de pergunta. Agora são 15 minutos pro discurso do irmão Hélio. Maus brasileiros. Mga kapatid na brasileiro. Obrigado. Salamat. Obrigado. É a minha meu vez. Ang oras ko sa time ko. Minha vez. Turn ko na ito ngayon, mga kapatid na brasileiro. Kapatid na Jumaw, ginamit niya yung 31-32, yung sinait ko na talata. Ang salitang ginamit, ang Diyos ay gumagawa ng isang bagong tipan. Hindi ayon sa tipan na sa tipan na nauna. Yun ba rin ba yun? Napakalayo sa katotohanan. Bago nga, yun pa rin yung dati. Para kay Kristo. Yung bago para kay Kristo, hindi yun yung dati. Bawal ng Diyos
yung bago ay i-mix mo sa luma. Basahin natin sa Mateo sa 19:16 ng Mateo. At sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma, sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. Yung punit na ginawa ni kapatid na Joao. Isipin nyo, para sabihin mo na yung bago, hindi yung luma, ay kasinungalingan. Napakalaking kasinungalingan. Yung luma, walang batas yun ng bautismo, walang utos yun tungkol sa bautismo. Kung yun din mismo, yung luma, dapat ipakita mo sa akin na sa luma, merong bautismo. Sa lumang tipan, may bautismo. Ang sabi mo, meron daw ceremonial lay. Ayon-anya dun sa parang ceremonial na ng pagtutuli. Saan sa Biblia na yung pagtutuli ay isang seremonya? Kapag pagtutuliin mo ang isang tao, gagawa ka ba ng seremonya? Gagawa ka ba ng isang show? Para isang seremonya para pagtutuli. Ikaw, Brad Eso, nung tinuli ka ba, meron bang seremonya? Kapatid na Jumaw, wala ka na sa sarili mo. Walang bautismo sa lumang tipan. Basahin natin. 8:7 ng Hebreo. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan. Alin yung may kakulangan? Yung una po, Brad Daly. Hindi ba hindi yung mga tao? Gaya nung sinasabi niya na yung daw mga tao ang nagkulang. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, bakit may kakulangan? Kasi 10 lang, wala nga bautismo doon. 'Di ba? 10 lang. Ngayon yung mga sabadista nagbabautismo sa kanilang mga miyembro. Bakit kayo nagbabautismo? Yung bang bautismo ay seremonyal? Gaya ng pagtutuli? Hindi. Never. Mahihiya ako magpatuloy na may seremonya. Opo, kapatid na Eli. Nakakahiya po yun na magpatuloy kang may seremonya. Walang seremonya ng bautismo. Kaya nang si Abraham ay tinutuli siya mismo sa walang seremonyang nangyari nang tuliin si Abraham. Di ba, kapatid na Rodel? Opo, Brad Eli. Kapatid na Juwang, gumagamit siya ng mga bagay na wala sa Biblia. Ang sabi ng Biblia na merong tipan na ginawa ng Diyos nang alisin niya ang Israelita sa Ehipto, gumawa siya ng isang pakikipagtipan sa kanila. Basahin natin sa 5:1 ng Deuteronomio. Babasahin ko. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Sa 2, ang Panginoon nating ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb.
Alin yung tipan na yon? Tuloy natin. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin yung nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Alin yung mga tipan? Sa 4, sinalita ng Panginoon ang mukaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. 5, at ako'y tumayo sa pagitan ng Panginoon sa panahong iyon upang ipatalasta sa inyo ang salita ng Panginoon sapagkat kayo'y natakot dahil sa apoy at hindi kayo sumampa sa bundok na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Sa 9, huwag mong yujukuran sila o paglilingkuran man sila. Ito yung batas, ito yung tipan. Huwag babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan. Ito yung batas na ginawa sa Horeb. Sa 12, inyong ipagdiwang araw ng Sabat upang ipangiling gaya ng iniutos sa inyo sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yung tipan kasama yung ipagdiwang, yung ipangili ng araw ng Sabat. Kasama ito sa batas doon sa bundok ng Horeb. Para maintindihan ninyo, basahin ninyo yung Deuteronomio 5:1 ng Deuteronomio. Hanggang sa katapusan, makikita ninyo na yung tipan na sinasabi ni Moises ay yung 10 utos. Ito'y maliwanag sa 4:13 ng Deuteronomio. Basahin natin sa 4:13. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa pagkatuwid bagay ang 10 utos. Yung tipan ay ang 10 utos. At hindi yun yung tipan ng mga saserdote, dinadaya ninyo ang iyong mga sariling kababayan. Ba't yung mga sabadista ay mga sinungaling? Yung tipan, yung 10 utos na ginawa niya sa Horeb. Basahin mo kapatid Darudel. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ito yung tipan, ito yung 10 utos. Hindi yung saserdote na sinasabi mo na yung mga hayop, etc., etc., yung lay ceremonial, yung batas, yung tipan na ginawa niya doon sa Horeb, ito yung 10 utos ngayon. Sinabi niya, gagawa ako ng isang bagong pakikipagtipan. Yun din ba yun? Anong klaseng kaisipan meron ka? Ang unang tipan, yun yung 10 utos. Kaya, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, hindi niya itinuro yung mismo yung sinasabi mo. Kaya hindi siya nag-observe ng Sabat gaya ng sinasabi mo doon sa Juan 5 at talatang 18. Dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat kundi tinatawag din naman niya din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Imaginin mo, pinapaliwanag ni Juan na ebanghelista. Sabi nila, accusation lang daw ito ng mga Hudyo. Hindi naman yan accusation ng mga Hudyo. Ito ay information na galing kay Juan. Basahin natin, 5:16. Kapatid na Rodel, basahin mo. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niyang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapos sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ako'y
gumagawa. Dahil dito, dahil dito ngayon lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Hindi naman yan akusasyon ng mga Hudyo kasi ito ay declaration ni Juan na ebanghelista. Ipinapaliwanag niya na gustong patayin ang ating Panginoong Hesukristo kasi hindi siya nag-o-observe ng Sabat. Nagtatrabaho siya kahit sa araw ng Sabat, 5:16, napakaliwanag mga kapatid na Brasilero. Dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niyang mga bagay na ito sa araw ng Sabat na bawal sa lumang tipan. Hindi ka pwedeng gumawa ng anumang bagay, anumang paggawa sa araw ng Sabado. Pero si Kristo at ang kanyang mga alagad, nangangaral sila, gumagawa sila na mabuti sa mga tao sa araw ng Sabat. Kaya yung mga Hudyo ay pinag-usig ang Kristo sapagkat ginagawa niyang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Ito, paliwanag ito ni Juan. Hindi ito accusation ng mga Hudyo. 17. Sabi ni Kristo, datapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Dahil dito, sabi ni Juan, dahil dito ay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi kaya si Kristo sinira niyang araw ng Sabat, hindi siya nag-observe ng Sabat gaya ng observation ng mga Hudyo kasi sila, siya ay Panginoon ng Sabat. Basahin natin na misinterpret nito 2:27 ng Marcos. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Hindi siya nasa ilalim ng Sabado kasi Panginoon siya ng Sabat. Kaya pwede niyang sirain yung Sabat. Kasi ang Sabat ay nilikha para sa tao. Hindi para sa lahat ng tao, pero yung mga Israelita at yung mga estranjero kasama nila. Yung binabasa niya, hindi niya naiintindihan yung mga strangers na nakikipamayan sa bayan ng Israel. Lahat ng batas na sinusunod sa ng Israel dapat gawin din nila. Dapat obligado silang sumunod. Di sila pwedeng kumain ng batas. Kumain ng dugo. Basahin natin. Ngayon din naman kayo pagka bawal ito sa kanila na kumain ng dugo, yung nakikipamayan sa bayan ng Israel. Yung Sabat ay ginawa para sa mga tao. Si Kristo ay isang nung nasa pagkakatawang tao siya, pero siya ay Panginoon ng Sabat. Yung Sabado o yung Sabat ay nasa ilalim ni Kristo, pero misinterpret niya yung salita. Si Kristo ay Panginoon ng Sabat, dapat wala siyang obligasyon na sumunod o mag-observe ng Sabat. Sa katotohanan, sinira niya yung Sabat ayon kay Juan. Kaya, hindi lahat ng tao may obligasyon. Sino? Hindi naman siya nag-observe ng Sabat. Si Adan hindi naman nag-observe ng Sabat. Hindi niyo makasusumpungan niyo sa Biblia. Wala nang oras. Os 15 minutos acabaram, agora são 10 minutos de perguntas para o João. Ok, vamos lá, depois das falácias suas, vamos perguntar. Quais eram as obras que Jesus fazia no sábado que ele foi acusado de abolir? Alin yung mga ginawa ni Cristo, bakit siya pinag-usig ng mga Hudyo? Marami.
Basahin natin yung mga ginawa ni Kristo sa Mateus 12:1. Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo. Nung naglalakad si Kristo sa araw ng Sabat at kasama ang kanyang mga alagad, naglalakad sila sa araw ng Sabat. Bawal yan sa araw ng Sabat. Okay. Primera coisa, irmão. Una, kapatid, Jesus, ele estava fazendo um trabalho de obras salvíficas. Ele estava... Si Cristo ba ay gumagawa? Okay. Magtanong ka, kapatid. Ang tanong ko ay, ayong ginagawa ba ni Kristo? Ito ba ay... Magtanong ka, kapatid. Quais outras obras? Do not go out of your mind. Irmão, por favor. Né? Pergunto, vamos lá então. Perguntar. Irmão Eli. Kapatid na Eli. Ipangaral bang ebanghelyo? Tumulong sa mga may sakit? Ay niyurakan bang araw ng Sabat? Sa Sabat? Sa 5? Hayaan mo ko sumagot. Huwag mo akong turuan kung ano yung sasagot ko. Huwag ka maghintay noong bagay na hinihintay mo. Ang tanong, kapatid na Juwang, Deuteronomio 5, Cinco, dos. Ito sagot. Iyong kapatid na sagot ko ito, kapatid. Iyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni ang anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa sa loob ng iyong mga pintuang daan. Huwag upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo. Yung araw ng Sabado, dapat yan magpahinga. Si Kristo ay nagtatrabaho sa araw ng Sabat. Kaya, sinira niya yung batas ng Sabat. Sige, magtanong ka. Yung ginawa niya sa araw ng Sabat na ipangaral ang ebanghelyo para tulungan ng mga tao, siya ba nilalabag niya? O pag-araw paraan ng pagliligtas ng si Kristo, nangaral ang ebanghelyo sa araw ng Sabado, nung nangaral siya. Huwag kang sumingit. Hayaan mo akong sumagot. Huwag kang magsalita na kasabay ko. Pode seguir. Okay, irmão, moderador. Irmão Edson, o que o irmão moderador está dizendo? Mais uma pergunta. Moderador, vou fazer mais uma pergunta. Mr. Moderator. Hebreus 8. Doon sa Hebreo 8:7. Sapagkat kung unang tipang iyon ay naging walang kakulangan,
ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Ang tanong, alin yung tipan? Ito, yung mga, ito ba tipan ng mga saserdote o nung sampung utos? Ano tanong kapatid na Edson? Hindi ko naintindihan. In Hebrews 8:7, he wants to know which one, which was that covenant from the priesthood or the Ten Commandments? Ang sagot ay yung sampung utos, sampung utos yun yung unang tipan, yun yung tipan, yun yung sampung utos, 4:13 ng Deuteronomio. Ang sabi, kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa na inyong ganapin sa makatidbagay ang sampung utos at kanyang isinulat sa dalawang tapyas na bato. Yung tipan, ito yung sampung utos ayon sa Biblia. Ngayon. Basahin mo. Dun sa Hebreo. Eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro. Oi? Kapatid na João. Tá, tô lendo para fazer a pergunta. Remove o primeiro para estabelecer. Nang alisin niya yung una upang maitatag ang pangalawa. Alin yung inaalis dito? Yung ceremonial law o yung batas ng Diyos? Na banal. Pwede ba akong sumagot, kapatid? Babasahin ko uli. 19. Sa kasinasabi niya, narito ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, inalis niya ang una, yung unang tipan. Yung unang tipan upang maitatag ang ikalawa. Yung tinanggal yung unang tipan ayon sa Hebreo 8:7. Ang sabi niya sa 8:7 ng Hebreo, pagkat kung ang unang tipan iyon ay naging walang kakulangan ay hindi sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan Israel at sa sangbahayan ni Huda. Ito ay napakaliwanag. Inalis niya yung una para maitatag niya yung pangalawa. Yun kapatid. Bagong tanong. Doon sa Hebreo 10, sa 10 at talatang 9, ang tinutukoy ba rito ay yung tipan o yung kamatayan ng mga lahat yung tungkol sa pagpatay ng mga yung pakto, yung tipan at binabanggit yung sampung utos. Napakaliwanag. Ele vos anunciou seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis. Maliwanag ang sinasabi Deuteronomio 4:13, ito yung sampung utos. Yung tipan, ito yung sampung utos, hindi yung mga hayop na binabanggit mo, napakalayo sa katotohanan. Napakaliwanag. Ang tinutukoy niya dito, yun yung kamatayan ng mga animal, ng mga hayop. Dapat basahin mo yung Hebreo 3 hanggang 4. Kapatid, wala sa sampung utos yung mga pagpatay doon sa mga hayop. Wala din yung sa sampung utos. Yung sampung utos, yun yung tipan na ginawa ng Diyos. Walang binabanggit doon na papatay ka ng mga hayop. Do cerimonialismo, meu amigo. Não fala dos 10 mandamentos. Mas ok, finalizando. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação.
agradecer ao irmão João e ao irmão Eli. Papasalamat ako kay kapatid na João at kay kapatid na Eli. Obrigado também, irmão João. Salamat kapatid na Juan. Moderador, obrigado. Kapatid na moderator, salamat sa iyong pasensya sa atin. Sa debate kasi mayroong pagkakataon na maintindihan natin ang isa't isa. Pero masaya ako dahil muito feliz, agradeço irmão moderator que Soriano. Irmão, por favor, está ai agradecendo. I am just thanking the moderator, irmão João. Nagpapasalamat ako sa moderator. Vamos encerrar agora o debate. Sim, eu quero só agradecer, tá? Posso agradecer? Pwede ba ako magpasalamat? Salamat kapatid na Eli sa opportunity, sa pasensya, na pagpalain ka, minamahal. At umaasa ako na itong debating ito ay pwedeng magpalain at liwanagan kayo. Deus abençoe. Obrigado, irmão João. Obrigado também, irmão. Salamat kapatid na moderator. For your patience to us. Sua paciência conosco. Amém. Amém. Complete, irmão Edson. You complete it for the moderator. Agradeço, senhor moderador, por sua paciência conosco. Amém. Salamat sa paciência sa amin. Irmão Eli, até aqui, irmão. So, hanggang dito, kapatid. Eu quero de falar mais pouco, né? Gusto ko magsalita ng kaunti. Irmãos brasileiros. Mga kapatid na brasileiro. Eu estou convidando vocês para inaanyayahan ko kayo. Sir, analysis of a debate. Sa isang analysis ng isang debate. Irmão Edson, por favor, completar, irmão Edson. Sim. O que eu quero convidar vocês, também irmãos, é para análise do debate. Sim. Amanhã vamos fazer loobin, magkaroon tayo ng analysis ng debate. Sinasabi ko ito sa harapan ni kapatid na Jumaw, ang mga talata na ginamit niya at yung mga talata na yung mga misinterpret niya, mga talata, meron siyang karapatan din. Gumawa siya ng kanyang sariling analysis sa kanyang channel. Hindi naman kita pinagbabawalan upang analysis, I will explain, because in this debate you do not have the chance to explain if a verse is misinterpreted or now. I will make it in my exposition da Bíblia, irmão Edson. Porque isso é aberto, não é proibido, né? Hindi naman ito pinagbabawal para ma-analyze natin yung mga talata na ginamit. Ang sabi ng kapatid na Eli na pinaliwanag ng mali, hindi natin pwedeng gawin ngayon sa panahon ng debate. Kaya gagawin ko, magkakaroon tayo ng analysis bukas, loobin, at sa mga susunod na oras o susunod na mga Bible exposition. Pero hindi kita pinagbabawalan, kapatid na Jumaw, na gumawa ka ng yung sariling analysis sa iyong channel. Estamos proibindo o irmão João também de fazer a sua própria análise em seu próprio canal. They can use the video. Pwede kang gumamit ng video sa debateng ito. Como concordado, ele pode utilizar o vídeo. Pwede mong gamitin itong video na ito, na at pwede din man namin gamitin ang video ng debateng ito. Para gumawa tayo ng isang bagay na matuwid.
Kapatid Nardel, salamat sa Diyos. Salamat kapatid na Juan. Si Irmao Cayo, ang ating moderator, sa lahat ng nanood ng debating ito. Kung meron kayong oras bukas, alas una ng hapon, ay magsasagawa ng Bible exposition si kapatid na Eli sa Europa, Israel, Africa, sa Middle East, sa North America. Oben, bukas, alas 8 ng gabi ay ipagpapatuloy natin ang ating Bible exposition, ay magsasagawa tayo ng analysis ng debating ito na ating napanood. Muli, salamat sa Diyos. Maraming salamat mga kapatid na nag-participate sa debating ito. Pwede nating sabihin na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Amen. O Camino Antigo foi apresentado pela Igreja de Deus Internacional. Todos os direitos reservados.